Sia. Nanlalaki mga matang sabi ni Rex nang muli silang magkita ni Sia. Oo, Rex. Ako nga. Ako nga ang babaeng pinagmalupitan mo at sinaktan mo. Ang babaeng sinayang at niloko mo. Nakaligtas ka man sa batas ng Diyos. Ngunit sa batas ng tao ay hindi ka makakatakas pa. Pagbabayaran mo lahat ng ginawa mo sa akin. Mabubulok ka sa kulungan dahil yun ang nababagay sa'yo. Matapang nasagot naman ng dalaga. Kung bago ka pa lang sa channel na ito at Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Sia? Nanlalaki mga matang sabi ni Rex nang muli silang magkita ni Sia. Oo, Rex, ako nga. Ako nga ang babaeng pinagmalupitan at sinaktan mo. Ang babaeng sinayang at niloko mo. Nakaligtas ka man sa batas ng Diyos. Ngunit sa batas ng tao ay hindi ka na makakatakas pa. Pagbabayaran mo lahat ng ginawa mo sa akin. Mabubulok ka sa kulungan dahil yun ang nababagay sa'yo. Matapang nasagot naman ng dalaga. Bago pumanaw ang mga magulang ni Sia Cruz, ay nagkaroon ito ng malaking pagkakautang sa bilyonaryong binata at suki ng mga iligal na gawain na si Rex Corpus. Ang nag-udyok sa mag-asawa na umutang sa mga ito ay ang kanilang mga negosyo na malapit ng lumubog. Buong akala nila ay maisasalba pa nila ang mga ito, ngunit wala rin palang nangyari. Nabaon lamang sila sa utang kay Rex, hanggang sa umanak na ng umanak ang interes na to. Namatay sila sa isang aksidente at tanging ang anak ni Sia na lamang ang naiwan. Wala na itong ibang kamag-anak pa na matutuluyan dahil noong nabubuhay pa lamang ang kanyang mga magulang ay likas na mapagmataas ng mga ito at maramot. Kaya noong nawala sila ay wala na ring tumulong sa anak nilang naiwan na si Sia. Bilang kabayaran sa pagkakautang ng kanyang ama't ina ay naisip ni Rex na gawin na live-in partner na lamang si Sia at gawing paraosan at alipin sa kama. You have no other choice but to accept the fact na sa akin ka na ngayon, Sia. Malaki ang pagkakautang sa akin ng mga magulang mo. Kaya ikaw ang kabayaran sa mga ito. You will be my slave forever. Dahil maging ang kaluluwa mo, ay nabili ko na bilang interes sa pagkakautang ng mga wala mong kwentang magulang. Nanlilisik ang mga matang sabi ni Rex sa umiiyak na dalagang si Sia. Hindi ako makakapayag. Gagawa ko ng paraan para mabayaran ka. Just give me time para gawin yon. Nang sa ganun ay unti-unti ako makabayad sa'yo. Pakiusap pa ni Sia sa binata. No need to waste time, Sia. Wala ka rin namang magagawa pa dahil halos bankrupt na lahat ng negosyo ninyo. At walang-wala na kayo. Hindi ko rin tatanggapin ang kabayaran bilang installment kaya magpakapagod ka na lang. Sa ayaw at sa gusto mo. Sa akin ka na ngayon kaya huwag ka ng marami pang satsatrian. Iniwan na ni Rex si Sia sa sala ng kanyang mansyon at hindi na pinakinggan pa ang mga sinasabi nito. Wala na rin namang magagawa ang dalaga dahil buo na ang desisyon nito at wala na makakapigil pa. Habang nasa poder si Sia ni Rex, ay nagbigay ito ng ilang mga kondisyon na kailangan niyang sundin at kabilang dito ang bawal na paglabas sa bahay nang wala niyang permiso. Rex, can I go with? Hindi pa man tapos ang sinasabi ni Sia ay kagad na itong nadugtungan ni Rex. No, wala kang karapatang umalis ng bahay hanggat hindi ako kasama. Wala kang karapatang makipagkita kung kani-kanino kahit pa mga kaibigan mo pa yan. Kaya manahimik ka riyan at gawin mo na lang lahat ng pinag-uutos ko. Pagtutulpa ni Rex. Kaagad naman nagusot ang itsura ng mukha ni Sia. Napakawalang puso mo talaga, Rex. Maging ang kalayaan ko eh. Sa bilis ng pangyayari, hindi na namalayan pa ni Sia
na nakadampi na ang malapad na palad ni Rex sa kanyang pisngi. Ano? Kulang pa? Itahimik mo yung bibig mo kung ayaw mong madalwahan, ha? Lumayas ka nga riyan. Malas ka. Isang malaking abala ang nagawa ni Sia sa mga oras na yon kay Rex, kaya ay napagbuhatan ito ng kamay. Ito ang unang pagkakataon na saktan siya nito ng pisikal. Kita niya sa mata ng binata ang satisfaction at walang awang sampalin siya nito sa mukha. Ni hindi niya naramdaman na nakonsensya ito na bigla lamang. Ngayon, nagsimula na siyang matakot sa mga susunod pang maaaring gawin sa kanya ni Rex at wala nang kasiguraduhan pa ang kanyang kaligtasan. Samantala, habang kumakain ay nakasimangot pa rin ang mukha ni Sia at nahahalata na ang pamamaga ng kanyang pisngi dahil sa pagkakasampal na iyon sa kanya ni Rex. Oh, bakit ganyan ang mukha mo? Taas kilay na tanong ni Rex habang umuwiya ng pasta. Ngunit sa halip na sumagot si Sia ay itinoon na lamang nito ang atensyon sa paglalaro ng pasta gamit ang tinidor at pinalampas na lamang sa kanyang tenga ang tanong na iyon ni Rex. Ano? Matapang ka na? Ayaw mo ng pagkain? Sige, madali naman akong kausap. Kung ayaw mong kumain, edi doon ka sa basement magmukmok. Galit na sabi ni Rex na tuluyan ang napikon sa inaasta ni Sia. Tumayo ito at saka lumapit kay Sia at saka hinilang mga kamay nito at kinaladkad patungong basement. Anong gagawin mo? Pakiusap Rex, huwag mong gawin to. Saan mo ako dadalhin? Utal na tanong ni Sia. Sa payat ng pangangatawan nito ay kayang-kaya siyang kaladkarin ni Rex gamit ang isang kamay lamang. Hindi siya makapanlaban dahil wala man din siyang magagawa sa mga malalaking bisig ng binata. Kaya madali na itong nahila ni Rex patungong basement. Dahil lagi mong pinapainit ang ulo ko, dyan ka! Dyan ka magmukmok! Dyan ka nababagay sa basement! Ang lakas ng loob mong simangutan ako, ha? Peste ka! Inihagis niya si Sia sa loob ng basement na animoy isang damit na hinubad at pinatalsik na lang basta-basta sa may laundry bag. Walang awang ikinulong nito doon si Sia at hindi pinakain magdamag. Kakain ako, Rex! Pakiusap, Rex! Ibalabas mo na ako dito, oh! Nagmamakaawa ako, pakiusap! Pagmamakaawa pa ni Sia. Nang mga oras na yon ay wala nang Rex pa na lumitaw at bumalik sa may basement. Tila hinayaan na nga niyang dalaga doon at pinabayaan na mag-isa sa madilim na silid na iyon. Nang sumunod na araw ay muli siyang pinuntahan doon ni Rex na may dalang tirang pagkain at masamang binabalak. Rex? Nagtatakang tanong ni Sia. Umurong ito dahil tila ba iba ang titig sa kanya ngayon na binata? Oh, anong gagawin mo? Utal na tanong ni Sia habang humahakbang papalapit sa kanya si Rex. Ano bang ginagawa ng lalaki at babae kapag solo lamang sila sa bahay? Makahulugan naman itong tanong kay Sia. Hinubad ni Rex ang pangtaas na saplot at saka inahagi sa sahig. Tila sabik na sabik at hayok na hayok ang presensya ngayon ng lalaki. Namumula ang mga mata na pawang gusto ng sunggaban si Sia. Hindi kita maintindihan. Anong binabalak mo? Napahinto sa pag-urong si Sia at napasandal na ang likod sa pader hanggang sa ma-corner na siya ni Rex doon. Ano ba, Rex? Tama na. Ano bang ginagawa mo? Tama na, please. Muling sumigaw si Sia nang sapilitan na itong hinalikan ni Rex sa kanyang mga labi. Kahit naman magsisisigaw pa siya roon, ay wala rin namang makakarinig sa kanya dahil halos magkakalayo ang kabahayan sa village na yon. Kaya ano man ang gawin sa kanya ni Rex sa mga oras na yon, ay malaya niyang magagawa ng walang ibang gumagambala. Tuluyan ang nakatagumpay ang binata sa kanyang plano kay Sia at nang matapos itong angkinin ng kabuuan ng dalaga, ay nag-iwan pa ito ng mga salita. Kaya ayaw ka tang ibigay sa iba. Dahil kahit walang wala ka na, ay mapapakinabangan pa rin kita. Mas masarap ka pa rin kesa sa iba. Sabi pa ni Rex. Hindi na rin nagtagal pa roon ang binata dahil yun naman talaga ang pakay niya, ang maangkin si Sia at wala ng iba. Muli niya nang isinuot ang saplot at saka tumayo na sa kama at humakbang napapalabas ang basement.
May pagkain ka riyan. Tira ko kanina. Ubusin mo na lang. Babalik na lamang ako kapag mag-crave na ako ulit sa'yo. Nakangisi pa nito ang sabi. Nang makalabas ay naiwan na muling luhaan si Sia sa loob ng basement. Galit na galit siya kay Rex. Halos sisumpa niya ng binata sa kababuyang ginawa sa kanya. Hindi niya matanggap ang naging kapalaran niya buhat ng mamatay ang kanyang mga magulang. Siya ang nagdusa sa mga nagawa ng mga ito at nagbayad sa mga naiwang atraso. Napaka walang hiya mo. Sinusumpa ako sa Diyos at sa apat na sulok ng pamamahay na taon. Pagbabayaran mo mga ginawa mong to sa akin, isinusumpa ko. Matalim na nakatingin sa kawalan si Sia na walang tigil sa pag-agos sa mga luha sa kanyang mga mata. Dahil wala namang pagmamahal sa kanya si Rex at alipin lamang ang turing nito dito, ay malayo itong nakakapagdala ng mga babae sa kanyang mansyon. Matinik din kasi ito sa babae at magaling mambola. Sayaman din niya ay nabibili niya na lahat ng mga ito sa malaking halaga sa loob ng isang gabi lamang. Halos araw-araw ay iba-ibang dinadala nitong babaeng si Rex. At dahil malapit ang sala sa basement ay malinaw itong nauulinigan ni Sia. Han, ang laki pala ng bahay mo. Maarteng sabi ng babaeng kasama ni Rex. Nagustuhan mo ba? Tuso naman ang tanong ni Rex dito. Oo naman. Pero, wika ng babae na may pagtataka. Pero ano? Taas kilay naman na tanong ni Rex. Pero hindi ka ba nalulungkot dito dahil mag-isa ka lamang? Pagpapatuloy pa ng babae. Medyo nakakalungkot nga, pero kung sasamahan mo ako, hindi na ako malulungkot, Sydney. Pang-aakit naman ito sa dalaga. Sa dami ng naging babae ni Rex ay nagkahalo-halo na sa kanyang utak ang mga pangalan ng mga ito. Lucy, Rex, hindi Sydney. Ay nako. Siguro marami ka talagang babae na binabahay dito, ano? Napahalukip-kip naman ang babae at nagtampo na aning may isang bata. Ano ka ba? Ikaw lang, syempre. Halika nga dito. Hinila pa ni Rex ang dalaga papalapit sa kanya upang amuin. Sino si Sydney? Nakanguso naman itong tanong. Wala yun. Huwag mo nang isipin yun. Paligayahin mo na lang ako. Dahan-dahan nang idinampi ni Rex ang kanyang mga labi sa tenga ng babae upang painitin ito. Ayoko nga. Pakipot naman itong sabi at saka biglang binuhat na siya ni Rex papunta sa kanyang kwarto. Pihilya ka talaga. Ilang oras lamang nilagi ng babae roon at saka pinaalis na siya ni Rex. Tila hindi nasiyahan sa ginawa ng babae. Kaya ang solusyon niya rito upang mabuo ang kanyang satisfaction ay ang puntahan muli si Sia sa basement upang gamitin muli ito. Rex! Gusto kong lumabas! Mag-iilang buwan ako rito sa loob. Bigyan mo naman ako ng kalayaan, oh. Kahit sa may sala lang o sa kwarto. Kahit ilang minuto lang. Rex, nakikiusap ako. Sadyang inabangan ni Sia ang muling pagbubukas na iyon ni Rex ang pinto ng basement upang muli itong pakiusapan. Nagbabaka sakali siyang maawa na sa kanyang binata at palalayain siya nito. Ngunit katulad ng mga nakaraang sagot, ay hindi pa rin siya pinansin ng lalaki. Alam mo kung anong sagot ko? Hindi. Kaya hala, pumesto ka na at hindi ako nasatisfy sa bayarang yan. Walang silbi. Nasayang lang pera ko. Dismayadong wika ni Rex. Kaagad naman itong tinutulan ng babae. Ayoko! Mariin niyang sabi. Nagbitaw naman na nakakalokong ngisi si Rex na tila mas na-challenge sa sagot na iyon ni Sia. Alam mo, yan ang gusto ko sa'yo eh. Yung pahirapan muna ako sa simula. Pero magpapagalaw din pala. Halika na! Sa kasabikan ay hinila niya ng braso ni Sia papalapit sa kanya at saka wala nang humpay na muli itong inangkin at pinagsawaan. Hindi na maikilos pa o ay maigalaw ni Sia ang kanyang katawan dahil sa panghihina at perasahang ginagawa sa kanya ni Rex. Hayop ka, Rex! Hayop ka! Mahina at mariin itong sabi habang wala nang lakas na sinusuntok ang matikas na dibdib ni Rex.
Hayop talaga ako. Pero ako ang pinakamasarap sa lahat ng hayop na alam mo. Humihingal naman na tugon ni Rex. Nang mga sumunod na araw ay muling nagdalaroon ng babae si Rex. At katulad ng dati ay naririnig pa rin ni Sia mula sa basement ang pinag-uusapan ng dalawa. Ilang babae na bang nadala mo dito? Halos pare-pareho lamang ang tinatanong ng mga babae kay Rex dahil sa laki ng bahay nito, naniwala man lang kahit isang katulong. Hindi kasi lagi dito tumitigil si Rex at dalahan lamang ito ng mga babae kaya hindi na siya nag-abala pa na kumuha ng mga kasambahay. Ikaw pa lang, syempre. Muling pagsisinungaling ni Rex. Weh, sabi naman ng babae. Oo nga, ikaw lang. Tugon naman ni Rex at saka pinaulan na muli ang utong-utong babae ng kanyang malalagkit na mga halik. Sige na nga, naniniwala na ako. At muli na nilang naangkin ang isa't isa. Halos araw-araw ay ganito lamang ang setup ni Rex at ni Sia. Pagkakatapos gamitin ni Rex ang kanyang mga dinadalang babae at saka naman lilipat kay Sia na animoy chaser sa kanyang alak. Minsan ay wasted at antok na si Rex sa tuwing lalabas ang basement kaya minsan ay nalilimutan niya nang ilock ang silid. Hanggang noong minsan ay kakatapos lamang nila ni Sia ay muli siyang lumabas doon at muli nakalimutang ilock ang pintuan. Kinuha naman ni Sia ang pagkakataon upang tumakas. Ngunit sa hindi inaasahan ay nahuli siya ni Rex. At saan ka pupunta? Hinila nito ang buhok ni Sia at saka nanlilisik ang mga matang tumingin dito. Nasasaktan ako, Rex! Bitawan mo ako para mo ng awa. Palayain mo na ako. Muling pagsusumamo ng dalaga na nakahawak sa mga kamay ni Rex na mahigpit na nakahawak sa kanyang buhok. Ang dali na nga lang ng gagawin mo, pinapahirap mo pa. Halika rito. Kinaladkat niya ulit si Sia pabalik ng basement. Ngunit ngayon ay may dala na siyang kadena. Pinaupo niya si Sia sa ibaba ng kama at saka hinila ang dalawang paan nito. Anong gagawin mo? Huwag mong gawin yan, Rex. I'm begging you. Maawa ka naman sa akin, oh. Ipinulupot niya ang dalang kadena sa dalawang paan nito. At saka itinali sa paanan ng kama. Mahigpit na halos mamula ng mga paa ni Sia. Yan ang nararapat sa'yo. Ikaw ang nagpahirap sa sarili mo. Kung naging masunurin ka lang sana at hindi naging sakit sa ulo, hindi kita ikakadena. Sa bagay, ganyan naman talagang ginagawa sa mga asong tahol lang tahol. Kinakadena at kinukulong. Magdusa ka dyan. Sabi nito at saka inihagis ang susi sa maibabaw ng mesa at tuluyan ng umalis sa lugar. Rex! Talagan mo na ako dito, please. Parang awa mo na, Rex! Malakas ang sigaw ni Sia. Sa pagkakataong ito ay tila nawawala na ng pag-asa ang dalaga. Nanghihina na ang kanyang katawan at hindi na maigalaw pa ang ibang mga daliri. Malaki rin ang nawala sa kanyang timbang dahil hindi na rin siya nakakakain o nakakainuman lamang. Hindi na rin naman kasi niya malunok ang mga pagkaing dinadala sa kanya ni Rex. Pag hindi tira-tirahan, ay panis na. Niwala ng luha pang tumulo sa kanyang mga mata dahil sa loob ng mahigit isang buwan na yon, ay puro iyak siya. Pagtangis at pagmamakaawa ang ginawa niya. Ngunit kailanman ay hindi ito narinig ni Rex. Nang sumunod na araw ay muling nagdala ng babae sa bahay si Rex. Dahil nakakadena ang mga paa at wala nang lakas pa na sumigaw, ay nanatili na lamang si Sia sa ganoong pwesto at naghihintay na lamang ng isang himala kahit alam niya sa sarili niyang imposible na. Alam niyang maibang tao na sa labas ngunit tulala na lamang siyang pinapakinggan ang usapan ng mga ito. Baby, did you know this is my dream house? Sabi ng babae kay Rex. Talaga? Tugon naman ng lalaki. Oo naman. Yung may malawak na sala, tapos malaking kwarto, tapos malawak din. Yung kitchen. Grabe. Ito talagang pinapangarap ko. Kailan mo ba kasi ako ibabahay, Rex? Sagot naman ng babae. Diana, huwag kang mainip.
At katulad ng dati ay nagkamali na naman si Rex ang pagbanggit ng pangalan at kausap, kaya kaagad itong sinigundahan ng babae. Charisse, Rex, hindi Diana. Mataray nitong sabi. Charisse pala, huwag kang mag-alala. Mapapasayo lahat ng to kapag naayos ko na ang lahat ng dapat kong ayusin. Para pampalubag loob ay pinangakuan na lamang niya ang babae. Ano pa ba kasi ang mga inaayos mo? May iba ka pa bang syota? Sabi ni Charisse nang may pagdududa. Ano ka ba? Hindi ko magagawa yun sa'yo. Nag-iisa ka lang sa buhay ko. At ikaw na for sure ang mapapangasawa ko. Kinaplos sa plus pa ni Rex ang mukha ni Charisse at muling binola upang tuluyan ang mahulog ang dalaga sa kanyang mahika. I love you, Rex. Nakangiting sabi ni Charisse at saka hinalikan siya sa labi. I love you too, my baby. Tugon naman ni Rex at muling may nangyari sa kanila. Sa ilang oras na magkasama sa kama ay inabot sila ng 3 rounds. Tila napagod naman si Rex sa isang to at hindi na kinailangan pa si Sia kaya madali na ito nakatulog. Wala na rin ito sa kondisyon at satisfied na sa ginawa ni Charisse. Habang natutulog si Rex ay naisipan naman ni Charisse sa maglibot sa mansyon dahil manghang-mangha talaga ito sa laki at lawak nito. Nang makarating siya sa ikaunang palapag ay umagaw sa kanyang pansin ang isang tagong silid na malapit sa may sala, ang basement. Out of curiosity ay tinungo niya ito at saka pinihit ang doorknob. Nakalimutan nitong i-lock ni Rex kaya ay madaling nakapasok dito si Charisse. Pagkapasok niya doon ay bumungad kagad sa kanyang nakalumpasay na babae na tila nangihina ng itsura. Si Sia. Oh my God, sino ka? Takot at utal na tanong ni Sia. Tila nabuhayan naman ang loob si Sia nang makita niyang babae. Mabilis siyang binawi ang lakas upang humingi ng saklolo rito. Miss, parang awa mo na. Huwag kang matakot. Parang awa mo na, pakawalan mo ako. Papatayin ako ni Rex. Parang awa mo na. Nakikiusap ako sa'yo, miss. Baka mamaya magising pa siya. Halata na sa tono ng boses ni Sia ang panghihina ng kanyang katawan, ngunit pilit pa rin itong lumalaban. Pero sino ka ba? Nagtatakang tanong ni Charisse. Sa pagkakataong ito ay nakaramdam siya ng takot sa nakitang kalagayan ni Sia. Hindi niya akalaing may ganitong itinatago si Rex, kaya gusto niyang malaman kung sino ito. Mahabang kwento. Sige na, pakawalan mo muna ako, baka magising na siya. Patingin-tingin sa may pintuan si Sia dahil baka maabutan pa sa laro ni Rex. Oo, sige. Saglit lang, nasan bang susi ng kadena na yan? Aligagang tanong naman ni Charisse. Andun sa may mesa. Pakibilisan mo, miss. Pakiusap. Itinuro ni Sia sa babae ang susi na nakapatong lamang sa may ibabaw ng mesa. Oo, eto na. Saglit lang. Mabilis namang tinungo iyon ni Charisse at saka bumalik kay Sia at tuluyan na itong pinakawalan. Napatingin siya sa buong katawan nito na batbat ng pasat, sugat na pawang paulit-ulit na siluntok. Hindi man alam ni Charisse ang tunay na nangyari, ay nakakaramdam na kaagad ito ng matinding habag sa kanyang puso para sa babae. Maraming salamat. Tatanawin ko itong isang malaking utang na loob. Iwan mo na rin siya hanggat maaga pa. Salamat. Maluha-luha pa ang pagpapasalamat ni Sia. Sige na, umalis ka na. Hindi na nag-usisa pa si Charisse sa tuluyan nang ang pinataka si Sia. Bago pa magising si Rex ay bumalik na sa kwarto si Charisse na tila walang nangyari. Samantala ay tuluyan nang ang nakataka si Sia at kumaripasan ng takbo papalayo sa malaimpyernong lugar na iyon. Sa mga oras na to ay isang bagay na lamang ang kaya kong gawin. Iyon ay ang tumakbo. Kumaripas ang takbo. Sa bawat paghakbang ng aking mga paa, pagpintig ng aking puso habang sinusundan ang liwanag ng bilog na buwan, nakakaramdam ako ng kalakasan at kalayaan ang matagal ko nang inaasam-asam. Diretso lang ang tingin ko habang tumatakbo ng mabilis. Nagmistula akong isang runner na pilit tinutungo ang finish line. Para akong isang ibon na malaya nang nakakalipad at hinahanap kung nasaan ang pugad.
Ang sarap sa pakiramdam. Hindi ko na ininda ang sugat at palto sa aking mga paa habang mariin at masakit na inaapakan ang bawat lubak na daan at matitilos sa mga bato na madadaanan dahil ang tanging alam ko lang ngayon ay ang makatakas at maipanalo ang digmaan. Para akong isang magnanakaw na takot na tumatakas, pero ang katotohanan ay ako ang nanakawan at wala nang natira sa akin ni Katiting man lamang. Ito na marahil ang pinakamasayang araw sa buhay ko. Ang makaalis na sa kadiliman at mahanap na muli ang liwanag. Wala na akong pakialam kung saan ako dadalhin ang aking mga paa. Basta ang alam ko, malaya na ako. Malaya na ako. Sabi pa ni Sia sa kanyang isip. Sa kabilang banda naman ay nagising na si Rex. Gising ka na pala, baby. Bunga ni Charisse. Mabilis ang pintig ng puso niya ngayon ngunit hindi niya pinapahalata sa lalaki. Ah, napasarap ang tulog ko. Halika na, ihahatid na kita. Bumango na si Rex at saka kinuha ng pantaas na damit. Tinutulan naman kaagad ito ng babae. Ako na lang. Ako na lang uuwi mag-isa, baby. Magta-taxi na lang ako, sabi nito. Ha? Huh? Sigurado ka? Nagtatakang tanong naman ni Rex. Oo. At saka, tingnan mo, you look wasted pa. Napagod pa yata akit eh, kaya magpahinga ka na lang muna. Magkita na lang ulit tayo bukas. Pagpupumilit pa ni Charisse. At nakaramdam na siya ng takot kay Rex kaya wala na itong balak pang makipagkita rito dahil paniguradong malaking kinalaman ni Rex sa babaeng nakita niya sa may basement. You sure? Ulit na tanong ni Rex. Yes, baby. See you tomorrow na lang. Saad naman ang babae. Saglit lang. Bakit ka ba nagmamadali? Kwentuhan mo na tayo. Nagtaka naman si Rex dahil tila biglang nagmamadali nang umuwi si Charisse. Ikaw? Pati hindi naman ako nagmamadali. Ikaw lang iniisip ko kasi baka pagod ka pa. Palusot ni Charisse. I'm not tired. Kaya ko pang makaapat. Anong palagay mo sa akin? Mahinang nila lang? Pagmamalaki naman ni Rex. Of course not. Bakit gusto mo pa ba? Come on, I'm ready. Muling hamon ni Charisse sa lalaki. Ngunit sa loob-loob niya ay gustong-gusto niya nang umalis dahil baka gawin din sa kanya ni Rex ang ginawa sa babae. Kung siya man nga ang gumawa nito. Biro lang. Sige na. Baka lalo ka pang gabihin sa labas. Tila nabunutan ng tinik sa dibdib si Charisse nang marinig iyon. Okay baby, I love you. I'll go ahead and see you tomorrow. Paalam pa ng dalaga. I love you, take care. Tugon naman ni Rex at tuluyan ng umalis si Charisse. At simula noon ay hindi na siya nagparamdam pa rito. Samantala, muling pinuntahan ni Rex si Sia sa basement at nagulat ito sa bumungad sa kanya. Wala na roon si Sia. Sia? Galit na sabi ni Rex. Hindi maaari ito. Dugtong niya pa. Sia! This time ay tumataas pa ang tono ng boses ni Rex at saka nagmamadali nang lumabas ang bahay upang hanapin ang nawawalang dalaga. Wala nang pagkitaan kay Sia at nakakalayo na nga ang dalaga. Patuloy pa rin siyang kumakaripas ang takbo kahit unti-unti nang nawawalan ng balanse o paninimbang dahil naghalo-halo na ang gutom, pagod, panghihina at trauma at bumigay na ang katawan ng dalaga. Sa pagtakbo ngayon ay hindi niya na malayang malapit na pala siya sa gitna ng kalsada at dahil sa bilis ng pangyayari, bigla itong napasalpok sa isang kotseng kasalukuyang nagbabaybay noon sa Bamboo Road. Oh my God! Sambit ng isang surgeon na si Doc Albert na driver ng minamanehong kotse. Mabilis itong lumabas upang saklolohan ng nabanggang babae. Miss? Miss? Wika niya. Paghawi niya ng buhok ng babae ay tila napaawang ang kanyang mga labi at lumagpak ang panga na makita ang mukha ni Sia na kamukhang kamukha ng kanyang yumaong asawa na si Faye. Hindi na siya nagdalawang isip at nagmadali na itong buhati ng babae at saka dinala sa ospital. Kaagad naman siyang sinalubong ng kanyang pinakamatalik na kaibigan
na isa namang general doctor sa naturang ospital. Doc Albert, what happened? Nagtataka niyang tanong habang ang babae naman ay naisakay na sa emergency bed at dinala na sa emergency room. She was running, tapos hindi ko siya napansin. Anyway, it's a long story, but please do everything to save her. Nagugulan itong kwento. Okay, Doc, I will do my best. Tanging naisagot na lamang ni Doc Matt at saka sumunod na sa loob ng ER. Halos ilang oras din ang itinagal noon bago lumabas si Doc Matt. Tinawag nito si Albert. Doc Albert! Tumayo naman si Albert mula sa kinauupuan. At nag-aala lang nagtanong. Yes, Doc Matt, how's the girl? Tanong ni Albert sa kaibigan. Oh, she's now okay, but... Sagot naman ng doktor ngunit may nakita siyang minor na spot sa loob ng ulo ni Sia. But what? Tanong naman ni Albert. Nag-umpisa ng magkwento ang doktor. Nagkaroon ng kaunting pagdurugo sa loob ng kanyang ulo. Maaari itong magdulot ng pansamantalang pagkawala ng kanyang alaala. You can observe her kapag nagkamalay na siya, Doc Albert. Paliwanag ni Doc Matt kay Doc Albert. Tila naguguluhan pa rin si Albert. Bakit? Tanong nito. She looks like Miss Faye, your deceased wife. Dahil matagal nang magkaibigan ay casual na lamang silang mag-usap ni Rex. Kaya maging ito ay narinlang din sa itsura ni Sia na halos kahawig naman ni Faye. Yes, I know. At nagtataka nga rin ako. Dahil halos may similarities yung itsura nila. Kunot noon namang pagsang-ayon ni Albert. Eh, saan mo ba siya nakita? Usisa naman ni Doc Matt. Sobrang traffic kasi sa highway, kaya sa may bamboo road na ako dumaan. Eh, kumakaripas siya ng takbo kaya nagulat rin ako sa biglaan niyang pagsulpot. Kwento pa ni Albert. Sigurado ako may tinatakasan yan siya. Puno rin kasi ng pasa ang kanyang katawan at namamaga rin ang pribadong parte ng katawan niya. Tanda lamang yon na araw-araw siyang ginagamit ng kung sino man ang gumawa nito sa kanya. She needs help pero sa tingin ko ay mas mapapahamak siya kapag muli siyang natunto ng humahabol sa kanya na tinakasan niya. Base sa mga natamong sugat at pasa, ay mahinalang doktor na tinorture o panahirapan ng sobrang babae. Dahil maging ang pagkababae nito ay namamagana, tandaan ng halos araw-araw na paggamit dito. So what should I do? Nag-aala lang tanong ni Albert sa kaibigang si Matt. We better wait na magkamalay na siya. Pero dahan-dahanin natin ang pag-uusisa dahil may trauma at anxiety pa siya sa mga nangyari. Payo ni Doc Matt. Okay, Doc Matt, thank you. Hindi na lang ulit pa si Albert. No problem. Ano pa't naging magkaibigan tayo? Tugon naman ang lalaki. Ilang oras din na walang malay si Sia. Nang magising ito ay kumurap-kurap itong tumitig sa may kisame. Walang maliwanag na ang buong paligid at malayo na sa kadiliman. Buong akala niya ay nasa langit na siya. Kaya laking galak na nadarama niya dahil sa wakas ay nakaalis na siya sa poder ni Rex at kailanman ay hindi na siya maaabutan ni Rex dahil ang kabubuyang mga ginawa niya ay kailanman hindi matatanggap sa langit. Ngunit nang pinihit ni Sia ng marahan ang kanyang ulo sa kanyang tagiliran, ay isang mahabang tubo ang kanyang nakita na nakasabit sa kanyang kamay, kasabay ng tunog ng mga equipment na naroroon. Nasaan ako? Mahina niyang tanong. Nang marinig ni Doc Albert ang kanyang tinig, ay mabilis na itong tumayo mula sa kinauupuan at saka nilapitan ng dalaga. You're awake! Thank God! Ahan, you're here in the hospital. Sabi niya habang nakatingin sa nangihina pang dalaga. Hospital? Bakit? Bakit ako nandito? At bakit ako umiiyak? Anong nangyayari sa akin? Sir, ano ho bang nangyayari sa akin? Nagugulahan ang mga tanong ni Sia. Habang nasa kalagitnaan siya ng pagtulog kanina,
ay hindi niya na malayang lumuluha na ang kanyang mga mata ng kusa habang nakapikit ang mga ito. Hindi niya na maalala ang nangyari bago siya mapadpad sa ospital na yon, ngunit nararamdaman pa rin niya ang sakit na kanyang pinagdaanan. Hindi niya mawari kung saan nagmumula ang mga luhang yon, ngunit isang bagay lamang ang alam niya sa ngayon. At iyon ay ang nasaktan siya. While Doc Albert grabbed the opportunity para muling buhayin ang katauhan ng kanyang yumaong asawa sa katauhan ni Sia. Halos may pagkakahawig ang dalawang ito, lalo na sa physical na itsura. Kung hindi nga ito naging si Sia, ay tiyak na mapagkakamalan ng mga tao na muling nabuhay si Faye. Sa lakas ng impact ng pagkabangga at dala na rin ng pinagsama-samang stress at trauma sa mga nangyari sa kanya, ay naapektuhan ang ilang bahagi ng kanyang utak. Nagkaroon ng pamumuo ng dugo sa loob ng kanyang ulo na naging dahilan ng pagkaroon niya ng temporary memory loss o amnesia. Faye! Muling binanggit ni Doc Albert ang pangalan na yon sa harapan ni Sia upang papaniwalain ang babae na siya nga ito. Faye? Ang pangalan ko ba ay Faye? Nagtatakang tanong ni Sia. Oo, ikaw si Faye. At ako ang iyong asawa, si Albert. I'm a surgeon. At mula tayo sa isang aksidente. Galos lang natamukot, ikaw ang pinaka napuruhan. Pero huwag kang mag-alala, maayos ang kalagayan mo. Ligtas ka na. Marahang idinampi ni Doc Albert ang kanyang palad sa mukha ni Sia. Hindi niya ipinadama sa babae na ngayon lamang talaga sila nagkita. Kailangan niyang umakto na asawa siya nito at kabilang ang mga ganitong asal para hindi isipin ni Sia na naiilang sa kanyang sarili niyang asawa. Asawa kita? Utal na tanong ni Sia. Oo. Tugon naman ni Doc Albert. At isa pa, huwag mo na munang pilitin ang sarili mo na gumalaw para makarecover ka kaagad. Kailangan mo ng pahinga. Don't worry, hindi kita iiwan. Nandito lang ako sa tabi mo. Dugtong pa ng doktor. Ganun ba? Okay, sige. Thank you, Albert. Dahil talagang blanco ang pag-iisip ngayon ni Sia at wala talagang naaalala ni isa, ay sumang-ayon na lamang ito sa mga sinabi ni Doc Albert at sumunod na sa utos nito. Sige na, magpahinga ka na. Bukas na bukas ay makakauwi na tayo. Makakauwi ka na sa bahay natin. Nakangiting sabi ni Doc Albert. Okay, sige, ikaw din. Tugon naman ang dalaga. Kinaumagahan na inayos na rin ni Doc Albert lahat ng papers na kailangan ayusin para ma-discharge na si Sia. At nang maiayos lahat, ay tuluyan niya nang isinama ang dalaga sa kanilang mansyon kung saan siya nakatira. Pagkapasok nila sa loob ng mansyon ay kaagad silang sinalubong ng kanyang ama't ina at baka sa reaksyon ng mga ito ang gulat at pagtataka. Albert? Bungad ng kanyang inang siginang Marilyn. Dad? Mom? Faye is back. We had an accident kaya may bandage pa siya sa ulo. Nagkaroon din siya ng temporary memory loss dahil sa malakas na impact na naging dahilan ng pamumuo ng dugo sa loob ng ulo niya. But she's safe now. Sasamahan ko na muna siya sa kwarto namin at babalik ako rito to explain everything. Wala pang alam ang mag-asawa sa ginawang iyon ni Albert. Pero base sa mga tingin nila kay Sia, ay mahahalatang nagtataka rin ang mga ito dahil kamukhang-kamukha ito ng kanilang yumaong manugang. Wala na rin sila nagawa dahil ramdam nilang maitinatago ang anak. Kaya hinayaan na lamang nilang maitaas na muna niya ang babae sa kanilang kwarto bago tuloy ang mag-usisa kay Albert. Come on, hon. Hatid na kita sa room natin. Anas ni Albert. Okay, hon. Thank you. Mauna na po kami sa taas. Tugon naman ni Sia na maging ang tono ng kanyang pananalita ay halos hindi rin nalalayo sa tono ng boses ni Faye. Nang maisama na sa kwarto si Sia, ay sinigurado muna niyang komportable na ang dalaga doon bago siya bumalik sa kinaroroonan ng kanyang mga magulang
na matyagang naghihintay sa may sala para marinig ang mga paliwanag ng kanilang anak. Albert, who is she? Kamukhang-kamukha siya ni Faye. Sino siya? Bungad na tanong ni Ginang Marilyn. Ma'am, alam ko mahirap unawain pero nakita ko lang siya sa may liblib na lugar sa may Bamboo Road na kumakaripas ang takbo. Pero hindi ko na malayan sa bilis ng pangyayari na nabangga ko siya. Mabuti na lamang at minor lang mga sugat na natamu niya. Pero mukhang nagkaroon siya ng temporary memory loss. Unang kita ko pa lang sa kanya. Nakita ko na kaagad ang katauhan ni Faye. Siyang siya yun, ma'am. Hindi ko alam kung saan siya nagmula o kung saan man siya. Pero gusto ko na siyang kupkupin at alagaan dito sa atin. Ang alam niya ay asawa niya ako, kaya please ma'am, do not tell her the truth hanggat hindi pa bumabalik ang alaala niya. Ako na magpapaliwanag sa kanya kapag nakakaalala na siya. Pero sa ngayon gusto ko munang isaver ang pagkakataon na muling mabuhay ang aking asawa sa kanyang katauhan. Kwento ni Doc Albert sa kanyang mga magulang. Nakita naman ang mag-asawang sinseridad sa mga mata ng kanilang anak. Simula nang mamatay si Faye ay malaki na rin ang ipinagbago ni Albert. Maging ang profesyon niya ay kinakwestiyon na rin niya dahil wala man lamang siyang nagawa para maisalba at madugtungan man lamang ang buhay ng kanyang asawa. Nagtatrabaho na lamang siya dahil kailangan at nabuhay na sa kalungkutan. Mahal na mahal niya si Faye at ito ang kanyang buhay. Kaya simula nang mawala ang asawa ay nawala na rin siyang ganang mabuhay. Muling bumalik ngayon ang kanyang sigla sa pagpasok ni Sia sa buhay niya. Ramdam ng kanyang mga magulang ang kasabikan ng anak dahil muli nilang nakita ang mga ngiting iyon sa kanyang mga labi na matagal na panahon niya nang ikinubli. We know that you know what you're doing, son. Kung yan ang makakapagpapabalik sa'yo sa dati mong sigla, sino ba naman kami para hadlangan ka? But son, you know that this is just temporary tulad ng sinabi mo. Maaaring hindi niyo matanggap ito kapag umamin ka na. Kaya huwag mong ibibigay ang lahat. Nasaktan ka na minsan nung nawala si Faye. At nakita namin ang hardships mo na sa katunayan ay hanggang ngayon. Kaya this time anak, please save and protect your heart. Pakiusap ng kanyang ina. I understand, Mom. And thank you for always reminding me. I love you. Mahinahong sagot naman ni Albert sa kanyang ina. Sumbat naman ang kanyang ama. And iho, hindi pa tayo nakakasiguro sa background ng babaeng yan. Baka naman may ginawa siyang masama kaya siya tumatakbo, tumatakas kaya kailangan pa rin tayong mag-ingat. Basta once na may maghanap sa kanya o mag-post sa social media, ibibigay natin siya. This is for your own sake, son. Kilalanin mo na muna siya. Sad naman ang kanyang amang si Ginoong Francisco. Okay, Dad. Thank you. Naunawaan naman ito ni Albert kaya matipid na lamang siyang sumagot. Katulad ng ginawa ng mag-asawa ay magkatabi rin silang natulog sa kama ni Sia. Pagkamulat ng mga mata ni Albert ay mabilis siyang napabalikwas nang wala na si Sia sa tabi niya. Kaagad siyang bumangon upang hanapin ito sa buong silid. Ngunit wala siya rito. Lumabas siya ng kwarto habang tarantang hinahanap si Sia, ngunit wala talaga siyang pagkakitaan dito. Nagtungo pa siya sa garden at doon ay natagpuan niya ang kanyang asawa. Naabutan niya nakatayo roon si Sia na nakamasid sa ganda ng buong lugar habang nilalanghap ang sariwang hangin na dumadampi sa kanyang katawan. Maaga pa kasi kaya medyo malamig pang simoy ng hangin ng mga oras na yan. Dahil sa dami ng halaman at mga paru-parong dumadapo sa mga ito, ay nakaramdam ng matinding kaalwan sa kalooban at kalayaan si Sia. Sa likod naman niya ay nakatayo si Albert na kanina lamang ay labis ang pag-aalala. Nakahalukip-kip ang kanyang mga kamay at nakangiting pinagmasda ng babae. Han, bakit hindi mo sinabing lalabas ka? Panimula niya at kaagad nang lumingon sa kanya si Sia. Ah, sorry, hon. Mahimbing ka pa kasing natutulog kaya bumangon na ako. Gusto ko rin kasing magpahangin.
Ewan ko ba parang ang tagal ko nang hindi nakakalanghap ng sariwang hangin. Pakiramdam ko ang tagal ko nakakulong at ngayon lang ako nakalabas. Han, matagal na ba akong walang malay? Maaaring nawala sa alaala ni Sia ang mga tao sa kanyang nakaraan. Ngunit ang hirap at sakit na hindi niya maware kung saan nagmula ay tila nakaukit na sa kanyang puso at kailanman ay hindi na maaalis dito. Humakbang na papalapit sa kanya si Albert. Halos isang araw din, hon. Mabuti na lamang at wala namang naapektuhan sa'yo. I thank God because you're still here. Sabi ni Albert at saka niyakap si Sia mula sa likuran nito at sabay na nilang dinama ang sarap ng hangin na humahampas sa kanila ngayon. Nang mga sumunod na araw ay unti-unti na rin gumagaan ang pakikitungo nila sa isa't isa at nakaka-adjust na rin si Sia kasama si Albert at ang pamilya nito. Ngunit gabi-gabi hindi maiwasang managinip pa rin ni Sia ng masama na pilit hinihila pabalik ang kanyang sarili sa madilim niyang nakaraan. Tama na, please. Nakikiusap ako. Tama na. Umiiyak na sambit ni Sia habang nakapikit ang mga mata. Naalimpungata naman si Albert at saka madali nang ginising ang nananaginip na asawa. Han, wake up. Nananaginip ka. Wika nito habang niyuyugyog ang katawan ni Sia para magising. Ilang sandali pa ay nagising na ang babae at mabilis na bumangon. Punong-puno ng mga luha ang kanyang mga mata. Hirap na hirap siya at pagod na pagod. Nanghihina ang buo niyang katawan sa panaginip na iyon. Nakaramdam siya ngayon ng sobrang takot at hindi niya malaman kung bakit. Ang dilim. Nakakatakot, hon. Natatakot ako. Umiiyak niyang sabi habang nakayakap sa mga bisig ng asawa. It's just a dream, hon. Don't worry. I'm here. I will never leave you. Tugon naman ni Albert. Kinaumagahan ay muling napabalik was si Doc Albert nang muli niya nadatnang wala ang asawa sa kanyang tabi. Simula nang dumating si Sia ay nakaramdam na rin ng takot si Albert na muling mawala ito sa kanyang tabi katulad ng nangyari kay Faye. Kaya minuminuto ay gusto niyang nasisilayan si Sia at ayaw nang mawala pa sa kanyang paningin. Faye? Bulalas ni Albert tsaka nagmamadaling bumaba sa may sala. Where's Faye? Wala siya sa kwarto. Tinanong niya ang isa sa mga kasambahay na nakasalubong. Ah, sir, nasa kusina ho. Kasama ho ng mami ninyo, nagluluto ho sila. Sagot naman ang kasambahay. Pagkasabing iyon ay kaagad siyang nagtungo sa kusina kung nasaan nadanta niya ang ina at ang kanyang asawa na nagluluto. Faye! Malakas na tawag ni Albert at sabay namang napalingon si Naginang Marilyn at Sia na abala roon sa pagluluto. Oh, hon, gising ka na pala. Wika pa ni Sia. Kaagad naman itong niyakap ni Albert ng mahigpit na mahigpit. Oh, I thought you're gone. Bulong nito. Huh? Bakit naman ako mawawala? At saka birthday mo nga pala ngayon. Buti na ipapaalala sa akin ni Mommy. Happy birthday, hon. Kumalas ito sa pagkakayakap at saka nagbigay ng isang maluwag na ngiti sa asawa at hinalikan ito sa kanyang labi. Thank you. Nakangiting tugon naman ni Albert na ngayon ay napawi na muli ang pag-aalala. At yun ang dahilan kung bakit kami narito. Niluluto namin ang ilan sa mga paborito mo at dahil hindi pa luto, umakyat ka muna sa taas at ayusin mo ng sarili mo. Because this is your day. You should be extra handsome today. Masayang dugtong naman ni Sia. Huminga ng malalim si Doc Albert at sumunod na lamang sa utos ng asawa. Isa pa'y palagay naman ang kanyang loob na nandito pa rin sa kanyang bahay si Sia at mali ang kanyang hinalang, iniwan na siya. Okay, hindi ko na kayo aabalahin. Aakyat na lang ako sa taas, ha? Ma'am, ikaw na pong bahala kay Faye. Lumingon naman ito sa ina at saka ibinili ng asawa. Oo naman, iho. You don't need to remind me. Sige na, fix yourself at maya-maya pa ay luto na to. Tugon naman ang ginang. Okay, Mom. Han, taas na ako. Muling paalam ni Albert. Okay, I love you.
Tumangon na lamang si Sia tuluyan ng umakyat sa kwarto ng asawa. I love you more. Habang nagbabonding naman sina Ginang Marilyn at Sia sa may kusina, ay sinamantala na rin ng Gina ang tapatin ng pekeng manugang. Pagpasensyahan mo na si Albert Faye, ha? Mahal na mahal ka kasi niyan. Kaya kung kumilos, akala mo'y nilayasan mo na. Pakiramdam ko nga'y mas mahal ka pa niya kaysa sa akin eh. Pabiru nitong sabi. But kidding aside, he's a good man. Just like his dad. Very lovable and loyal. Kaya ingatan natin sila dahil bihira lang ang ganyang lalaki. Kakaunti na lang silang ganyan sa mundo. Hirit muli ni Ginang Marilyn. Actually po, nung nagkamalay ako, hindi ko alam kung bakit pero pakiramdam ko ang layo-layo ko sa kanya. May mga hindi pamilyar na taong lagi kong napapanaginipan. Pero pagkagising ko, hindi ko sila matandaan. Pakiramdam ko ngayon ko pa lang siya nakita. Pero siguro parte lang to ng naging impact sa akin ng aksidenteng nangyari sa amin. Kaya pilit ko pong inaalala yung mga panahong masaya kaming magkasama. Yung first date namin. Yung first celebration ng Monsery. Kasi wala po talaga akong matandaan tungkol sa kanya. Kwento ni Sia nang may pagtataka dahil ang totoo ay hindi niya talaga namukhaan si Albert. Niluksan ng dugo ay wala siyang maramdaman. Walang koneksyon at malalim na ugnayan. Ngunit dahil nga sa kanyang kalagayan, ay iyan na lamang ang kanyang inisip kaya binaliwalaan na lamang niyang ganito niyang pakiramdam. That's okay, Iha. That's part of the impact of the accident. At saka ang mahalaga, pareho na kayong ligtas. Magkasama ngayon at masaya. Hindi ba yun naman ang mahalaga? Kaya huwag ka nang mag-alala pa. Pagpalubag loob naman ang matanda. Okay po, thanks mom. Sumang-ayon naman kaagad si Sia at hindi na nagdalawang isip pa. Katulad ng sinabi ni Albert noong nakaraan na hindi niya nahahayaan pang mawala sa kanyang tabi si Sia, kahit hanggang sa trabaho ay kasakasama niya ito. Mahinhin, mayumi at tahimik ang personalidad ni Faye, nakabaligtaran naman sa personalidad ni Sia na may pagkamakulit at pagaslaw kumilos. Habang binabaybay nila ang hallway ng hospital patungo sa office ni Albert, ay hindi maiwasang magtaka ni Sia at mag-usisa dahil halos lahat ng empleyadong napapatingin sa kanila ay titig na titig sa kanya na animo'y nakakita ng multo. Han? Bakit parang halos lahat sila'y napapatingin sa akin? Kunot noong tanong ni Sia sa asawa na mahigpit naman nakahawak sa braso nito. Huwag mo na silang pansinin. Ngayon lang kasi sila nakakita ng maganda. Palusot naman ni Doc Albert. Bakit hindi mo nasabi sa akin bulero ka? Mabilis namang naiba ang usapan at napalitan ng biruan at kulitan. Hindi ako nagbibiro. I'm just telling the truth that my wife is the most gorgeous woman in the universe. Ang gandang hindi nakakasawa. Sabi nito habang naglalakad ng nakangiti. Namiss sa mga empleyado niya ang mga ngiting iyon dahil likas sa may kagwapuhan at kakisigan talaga ang doktor. Kaya hindi maitago ng iba ang kilig ng masilayan iyon at si Sia lamang ang muling nakakapagpabalik noon. Talaga? Tanong naman ni Sia. Yes. At ang gandang yan ay nakalaan lang para sa akin. Okay? Sagot naman ni Albert at hinawakan pa ang baba ng asawa na ikinaselos naman ng babaeng naroon na nakakita ng kanilang kakulitan habang naglalakad. Oo naman, asawa mo ako eh. Natural lang na sa'yo lang ako. Paninigurado naman sa kanya ni Sia. Now that's my girl. Muling sagot naman ni Albert. Nang makarating sa opisina ay isinandal niya kaagad ang asawa sa pader ng silid at tangkang hahalikan nito ngunit bahagyang napaurong si Sia. What's wrong? Nagtatakang tanong ni Albert kay Sia. Nothing. Utal na tugon ni Sia. Come on. Pagpapatuloy niya pa. Pakiramdam ni Sia ay may naalala siya sa ganoong tagpo. Nagdulot sa kanya ng matinding takot at kaba.
Hindi niya mawari kung saan at kailan, pero alam niya sa sarili niyang ayaw niya ng pakaramdam na iyon. Pagkagaling sa opisina ay diretso na silang nagtungo sa conference room kung saan naghihintay ang mga ka-meeting ni Doc Albert. Napatingin silang lahat kay Sia at hindi naman maiwasang maging sentro ng bulong-bulungan. Wala namang maglakas ng loob na mag-usisa kay Doc Albert dahil wala namang ka-close ang lalaki ni isa man sa kanila. Sa may dulo ng mahabang mesa umupo si Doc Albert at sa may kabilang dulo naman si Sia malapit sa pintuan dahil halos okupado ng mga silyang naroroon. Katabi ni Sia ang isang matandang doktor kaya hindi naman maiwasan ni Albert na hindi mapatingin sa mga ito. Habang nagsasalita siya ay nakatuon pa rin ang kanyang paningin sa doktor at kay Sia. Nagagalit na ang kanyang mga panga sa inis dahil halos napapadampi na ang mga kamay ng doktor na iyon sa hita ng asawa na nakasuot pa din naman ng above the knee na tight skirt. Pansin niyang bumubuka ang bibig na matanda, ngunit hindi niya mawari kung anong sinasabi nito. Ngunit isa lang ang sigurado on. Hindi interesado si Sia sa mga ginagawa ng matanda, kaya diretso lamang ito nakatingin sa kanya. Malakas na tumikim si Doc Albert na ikinatawag naman ang pansin ng lahat. Meeting adjourned. Sabay-sabi nito. Pero Doc, wala pa tayong nasisimulan. Takang sabi naman ng isang naroon. Bukas na lang. May pupuntahan pa pala ako. Sige na. Everyone back to work. Palusot ni Doc Albert. Pero ang totoo ay hindi na siya makapagpigil pa sa kanyang natutunghayan sa pagitan ng matandang doktor at ang kanyang asawa. Hinila niya kaagad ang kamay ni Sia palabas ng silid at naiwan na roon sa loob ang iba pa. Hoy, yun na yun? Nagtatakang tanong ni Sia. You're distracting me. Dumiretso sila sa may parking at doon naglabas ng hinanaing si Doc Albert. Ha? Ako? Bakit naman? Muling tanong ni Sia nang may pagtataka. Yung kausap mo. Munti ko na siyang masuntok sa harap ng mga kasama natin kanina. Pagtatapat ni Doc Albert habang nakapamewang sa harap ni Sia at suot-suot ang galit na mukha. Napaisip naman ang babae at naalalang si Doc Danny ang tinutukoy ng asawa dahil ito lang naman ang katabi niya kanina. Ah, si Doc Danny? May tinatanong lang naman siya eh. Pangangatwiran pa ni Sia. Ngunit lalong nagalit sa sagot na iyon si Doc Albert. That's not my point. Pinapadaplisan na ng kamay niyang hita mo. Hindi mo ba nararamdaman? Galit itong tanong. Hindi ko na. Bago pa man matapos si Sia sa sasabihin ay mabilis na itong naputol ni Doc Albert. From now on, he will stay by my side. Saan man ako pumunta, okay? Seryoso nitong sabi. Habang nakatitig ng malalim sa mga mata ng asawa. Nagsiselos ba ang asawa ko? Taas kilay namang tanong ni Sia at saka lumapit ng mas malapit sa katawan na nagagalit ang nagsiselos na asawa. Of course not! Pakunwari nito pero ang totoo ay nagsiselos talaga siya. O edi hindi. E bakit mo pa ako sasabihang huwag umalis sa tabi mo? Pinag-cross naman ni Sia ang kanyang dalawang braso sa sagot na iyon ni Doc Albert, sabay ngumuso na animoy isang batang nagtatampo. Basta! Masungit naman na tugon ni Doc Albert. Pwede naman kasing sabihin nagsiselos, bakit hindi mo? Hindi pa man tapos sa pagsasalita si Sia ay nagawa na itong halikan ni Doc Albert sa kanyang mga labi. Isang malagkit at madiin na halik. Bumilis ang tibok ng puso ni Sia sa mga oras na yon na tila nakaramdam siya ng matinding seguridad sa tagpong yon. Pakiramdam niya ay ligtas siya sa presensya ng asawang si Doc Albert. Marahang kumalas si Doc Albert sa mga halik na iyon at saka ngumiti kay Sia at nagtanong. Is that enough for your question? Tanong niya. Just tell me you're jealous! Muling pangungulit ni Sia rito habang nakayakap kay Doc Albert na nakatingala rito. Ang kulit! Wika naman ni Doc Albert. Please! Tugon ng babae.
Wala na rin nagawa pa si Doc kaya umuo na lamang ito sa asawa. Isa pa'y tunay naman talagang nagseselo siya at nagpapalambing lang talaga siya kay Sia. Oo na. Okay, nagseselos ako. At ayoko nang makita ka pang may ibang kausap na lalaki. Gusto ko ako lang. Mariin yung sagot. Sure, master. Nakumbinsin naman kaagad ng babae sa sagot niya iyon tsaka nagbigay ng maluwag ng ngiti kay Doc Albert. Habang lumilipas ang araw ay lalong napapamahal si Sia kay Doc Albert at ganun din naman si Doc Albert sa kanya. Mas nakilala nila ang karakter ng bawat isa at nakakapagpalagay ang loob na. Nakumbinsi rin na Sia ang kanyang sarili na asawa niya nga si Doc Albert. Kahit aminado siya noong una na maikinukubli siyang pagdududa sa kanyang sarili dahil noong una niya itong makita ay wala talaga siyang naramdaman na koneksyon sa lalaki o malalim na ugnayan man lamang. Pero ngayon ay naniniwala na siyang dala na lamang iyon ng malakas na impact sa kanya noong maaksidente sila. Nang sumunod na araw ay bumalik sila kay Doc Matt para sa follow-up check-up ni Sia at para na rin masuri ang kasalukuyan na kanyang kalagayan. Dahil matalik na kaibigan ni Doc Albert si Doc Matt ay alam nito ang mga desisyong ginagawa o ginagawa niya dahil isa ito sa kanyang pinagkakatiwalaan. Kabilang sa desisyon nito ang paniniwalain nga si Sia na siya si Faye at asawa ni Albert. Sa kalagitnaan ng usapan ay tila nasa alapaap naman ang utak ni Sia habang nakatitig sa mukha ni Albert na humingiti pa. Hindi pa niya namalayang tinatanong na siya ni Doc Matt. Miss Faye, okay na ba yung head mo? May sumasakit pa ba? Nakatinging tanong ni Doc Matt kay Faye na nakatitig pa rin kay Doc Albert. Napatingin naman sa kanya si Albert at mahinang tinawag ito. Faye! Ngunit wala pa rin naririnig ang babae. Nagkatingin na ng dalawang doktor at saka muling tinawag ito ni Albert. Faye! Sa pagkakataong yon, ay napakalakas na ng boses ni Doc Albert para maistorbo na ang babaeng nilamon na ng kanyang buong imahinasyon at sistema. Napabarikwas naman si Sia at saka naupo na ng maayos at humarap sa dalawang namumula ng mukha dahil sa kahihiyan. Han, I'm sorry. Utal na po umanhin ito. Napangisi na lamang dalawang doktor at napailing na lang si Albert. He's asking you, napupugian ka na naman sa akin. Pabirong sabi pa ni Doc Albert sa asawang si Sia na ngayon ay palihim nang nananalangin na lamunin na lamang siya ng lupa. Baliw, hindi ah. Okay sa akin, go na yan. Nahihiyang tugon ni Sia sa tanong ni Doc Matt na halatang hindi nakikinig sa pinag-uusapan dahil malayo ang sagot niya sa tanong ng doktor. Lalo namang naaliw at napatawa si Doc Matt sa pamali-maling sagot ni Sia. Han, ang layo talaga ng sagot mo. She's asking you kung may masakit pa ba raw sa ulo mo. Pagsalo naman sa kanya ni Doc Albert. Oh, so sorry Doc. Wala naman na po. Mabilis sa pagbawi ni Sia sa kanyang naunang sagot. Nang matapos ang usapang iyon ay nagtungo na sila sa parking. Pagkasakay sa sasakyan ay kaagad na inaway ni Sia si Albert. Nakakainis ka, Han. Bakit hindi mo malang ako sinenyasan na nagtatanong na pala si Doc Matt? Nakakahiya tuloy. Sambit niya. Dalawang beses na kitang tinatawag pero nakatulala ka pa rin sa kagwapuhan ko. Patawa-tawa naman itong sabit, nangingibabaw na naman ang kanyang kagwapuhan. Ay, basta nakakahiya pa rin. Nakahalukip-kip na sagot ni Sia. Sinimula nang iandar ni Albert ang sasakyan at binabaybay na ang malawak na kalsada nang biglang tumawid ang aso kaya bigla siyang napatapak sa preno ng sasakyan. Buti na lamang at parehas nakasuot ng seatbelt kaya hindi na napatama ang kanilang ulo sa dashboard. Ngunit nagtamo naman ito ng matinding pagkahilo kay Sia. Are you okay, hon? Nag-aalalang tanong ni Albert sa asawa. Halata niya sa babae na may sumakit dito dahil bahagya itong napahawak sa kanyang ulo. Oh, okay lang ako, Han. Nahilo lang ako. Pero okay lang ako. Huwag mo na akong alalahanin. Mahinang sagot ni Sia na nakahawak pa rin sa kanyang ulo. Nagpatuloy na lamang si Doc Albert sa pagmamaneho hanggang sa makauwi na sila.
Pagkapasok sa loob ng bahay, ay bigla na lamang nahilo si Sia at natumbak. Ilang sandali rin itong nawala ng malay at doon sa may sofa hinintay ni Albert na magising ito. Nang magising ay kaagad na itong nilapitan ni Albert upang tulungang bumangon. Han, are you okay? May masakit ba sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Albert sa asawa. Who are you? Nagtatakang tanong ni Sia kay Albert at sa mga taong naroon. Nanlamig naman ang mukha ni Doc Albert. Ito ang tagpong hindi niya hinihiling na mangyari pa. Posibleng bumalik na ang alaala ni Sia at batid niyang hindi na siya kasama sa alaalang iyon ng dalaga. Ito ang pinakakinakatakutan niyang mangyari na malaman ni Sia ang totoo at saka magalit ng tuluyan at iwan siya. Napamahal na siya sa babae at hindi dahil kamukha nito ang kanyang yumaong asawa kung hindi dahil sa mismong katauhan ni Sia. Wala siyang maisagot na tila umurong na ang kanyang dila. Posible na na-trigger ang utak ni Sia sa malakas na pagkapreno niya kanina. Nasaan ako? Muling tanong ni Sia. At bakit mo ako tinatawag na Han? Sino kayo? Naguguluhan niya muling tanong. Maging ang mga magulang ni Doc Albert ay hindi rin alam kung paano at saan sisimulan ang paliwanag dahil hindi nila alam ang tumatakbo ngayon sa utak ng anak nilang si Albert. Katulad ng hinihiling noon ni Albert sa kanila, ay hinayaan nilang ito nang magpaliwanag sa dalaga at magsiwalat ng katotohanan. Sa halip na sabihin ng totoo ay binigyan pa rin ni Doc Albert ang sarili na muling sumubok na baka sakaling maalala muli siya ng dalaga. Faye! Ikaw si Faye! Lakas loob na sabi ni Doc Albert kay Sia. Faye? I'm not Faye. I'm Sia Cruz. Ngunit mariin naman itong pinabulaanan ng dalaga dahil tunay na bumalik na ang kanyang alaala. Ngayon, napagtanto ni na Albert na magaling na nga ang dalaga at Sia Cruz pala ang tunay na pangalan nito. Si Rex, nakasunod ba siya sa akin? Pagpapatuloy pa ni Sia. Takot na takot si Sia dahil bumalik muli yung tagpong karahasang ginawa sa kanya ni Rex. Pakiusap kung sino man kayo. Huwag niyo akong ibabalik sa halimaw na lalaki na yon. Nagmamakaawa ko. Tuluyan ang bumugso ang mga luha ni Sia at nakiusap kina Albert. Ramdam naman nila ang matinding kaba at takot na iyon sa puso ni Sia. Kaya awa ang nangingibabaw sa kanila para sa dalaga. Ngayon, naisip ni Doc Albert na ito na siguro ang laging napapanaginipan noon ni Sia. Ang sobrang takot na may tinatakasan na dati hindi maipaliwanag ng babae kung bakit niya nararamdaman yon. Ito palang dahilan na may mga tao talagang nagdulot sa kanya ng matinding trauma at takot. Tagasan ka ba, Iha? Usisa ni Ginang Marilyn at umupo sa tabi ng dalaga. I'm from Bamboo Road Street. Matipid niyang tugon. Anong nangyari sa'yo? Cause you know, my son saved your life. Kung hindi ka niya nakita nung gabing yon, siguro ay kung ano nang nagawa sa'yo ng tinutukoy mong Rex. Sabi ni Ginang Marilyn. Ibinaling ni Sia ang tingin sa kawalan at saka naglabas ang matinding sama ng loob habang patuloy na umaagos ang mga luha sa kanyang mga mata. I hate him. He ruined my life. He tortured me. Imprisoned me in the basement for more than a month. I suffered a lot at hanggang ngayon sariwa pa rin sa akin ang mga kahayupang ginawa niya. Kailangan niyang pagbayaran ang mga nagawa niya sa akin. Kaya pakiusap ho, kung sino man ho kayo, huwag ninyo ho akong ibalik sa kanya. Muli niyang ibinaling ang atensyon kina Albert at saka nakiusap. At saka, bakit mo ko tinawag na Faye? Takang tanong naman ni Sia kay Albert dahil naaalala niyang tinawag siya nito kaninang Faye. Nilakasan na ni Albert ang kanyang loob at inihanda na ang kanyang sarili upang sabihin na kay Sia ang katotohanan. Hindi man sila handa sa magiging reaksyon at sagot ng dalaga, sa huli, ang mahalaga sa kanya ay malaman na ni Sia ang totoo at wala nang inililihim pa. I had a wife. Her name was Faye.
5 years kami nagkasama pero binawi ka agad siya sa akin. She had an ovarian cancer at stage 4 na kaya kahit anong gawin namin, hindi na namin siya maisalba. She was so lovely and pretty. Halos nasa kanya lahat ng katangian na gugustuhin ng isang lalaki sa isang babae. Hindi kami nagkaanak dahil sa sakit niya yan. Hindi rin naman sumagi sa isip namin ang mag-ampon dahil ang gusto niya ay siyang makaranas ng natural way to have a baby. Pero huli na ang lahat. Kinuha na siya sa akin ng Panginoon. Since that day, pakiramdam ko, wala na rin silbi ang buhay ko. I'm a surgeon. At hindi ko handle ang operation na kaso ng asawa ko. But still, I'm a doctor. Well, wala naman ako nagawa. Question ko pati ang profession ko. Nawala na ako ng gana. Nung nawala siya, nawala rin ang malaking bahagi ng buhay ko na siya lamang may kontrolado. Then I saw you. I was devastated that night nang makita kita. Makaripas ka ng takbo kaya bahagyang nabangga kita. I was scared dahil akala ko malaking tama mo. Nang lapitan kita, I was confused dahil kamukhang kamukha mo si Faye. Not totally the whole face pero may similarities. Kaya sinugod ka agad kita sa ospital. At ang naging finding sa'yo ay nagkaroon ka ng temporary memory loss o amnesia dahil sa naging impact ng pagkatama ng ulo mo. At dahil sobrang namimiss ko ng asawa ko, I grabbed the chance na palabasin na ikaw si Faye, ang asawa ko. Total, wala ka namang naaalala. Pinaniwala kitang ikaw ang asawa ko. Kaya sana magpatawad mo ako. Wala akong masamang intensyon. Pigil-pigil ni Doc Albert ang kanyang mga luha. May kung ano naman sa puso ni Sia na kumurot at agad na nakumbinsi at naniwala sa sinabi ng doktor. Ramdam din niya ang sinseridad sa bawat salita at katagang pinakawalan nito na tumagos naman sa kanyang puso. You don't have to say sorry. You saved me. You saved my life. At siguro, kung hindi mo ako nakita nung gabing yon, baka napatay na ako ni Rex. Kaya utang ko sa iyo ang buhay ko. Maluha-luha niyang sabi kay Doc Albert. I think pagpahingahin muna natin si Sia, Albert. She needs more rest dahil paniguradong nag-a-adjust pa yung memory niya. Pagkagising mo, if you want to leave, malugod naming tatanggapin. Nasa sayo pa rin ang desisyon, iha. Hindi ka namin pinipressure. Just think of it, okay? Let's go, iho. Hayaan na natin siya makapagpahinga. Hindi na nakasagot pa si Albert at sinunod na lamang ang utos ng ina. Hanggang sa makalabas siya ng silid ay hindi pa rin siya mapakali sa magiging desisyon ni Sia. Nagpalipas ang oras si Albert sa baranda at uminom ng wine para makapag-isip-isip. Mahal niya na si Sia at alam niya sa sariling tunay ito at totoong intensyon niya. Hindi siya mapakali na para bang may nangihila sa kanya na puntahan ng babae at tanungin na ang desisyon nito. Ngunit baka lalong matakot naman ang dalaga. Napag-isip-isip din niya ang grabe nga pala talagang pinagdaanan ng dalaga sa kamay ng tinutukoy niyang Rex base sa mga kinakwento niya kanina. Nakaramdam siya ng sobrang awa at habag dahil base rin sa naging resulta ng test sa kanya noon ni Doc Matt ay matindi ang mga natamo nitong sugat sa katawan. Kinaumagahan ay tinungo agad ni na Albert ang silid kung nasaan si Sia. Tila hindi na nakatulog si Albert para lamang sa araw na to. Nadatna nilang nakatayo roon si Sia habang nakamasid sa may bintana. Pagkapasok nila ay mabilis namang lumingon sa kanilang dalaga. Nakapag-decide na po ako. Bungad ni Sia kina Albert. Huminto ang oras sa mga tagpong yon at lahat ay nakaabang sa pagbuka ng mga labi ni Sia. Lahat ay naghihintay ng kasagutan lalong-lalo na si Albert. I'll stay. Matapang na sabi ni Sia. Maluha-luha namang napahawak si Ginang Marilyn sa kanyang bibig at bakas ang saya sa kanilang mga mata. Napatango naman si Ginoong Francisco na nagpapahiwatig na nagustuhan niya ang sagot na iyon ng dalaga.
Hindi rin makapaniwala si Doc Albert sa desisyon na iyon ni Sia na kung tutuusin ay mahirap ibigay dahil hindi pa naman niya personal na kilala ang mga ito. Ngunit pinili pa rin ni Sia na magtiwala sa kanya at sa kanyang pamilya. I will stay dahil yun ang sabi ng puso ko. Tinulungan niyo ako at niligtas niyo ang buhay ko. At saka wala na rin naman po akong pamilya na matutuluyan pa kaya kung papayagan niyo po ako, dito na lamang po ako sa poder ninyo. Sambit ni Sia at tuluyan na ngang tumula ang mga luha niya sa kanyang mga mata. Muli namang nag-usisa si Ginang Marilyn. Yung Rex, sino ba yung Rex? Tanong ng Ginang. Bago ho namatay ang mga magulang ko, may malaki na silang pagkakautang sa walang pusong Rex na yon na puro illegal ang negosyo. Kaya nang namatay si na mom and dad, ako naging kabayaran sa mga utang nila. Ilang beses akong tumanggi at nagpumiglas pero ayaw pumayag na Rex. Dahil ako daw talaga ang gusto niya. Sabi ko magtatrabaho na lang ako at babayaran ko ng paunti-unti ang utang ngunit tumutol siya dahil kahit maganda kayod-kayod ako sa pagtatrabaho, hindi ko pa rin daw mababayaran ng utang nila. Kaya napilitan na akong pumayag sa gusto niya na ibahay ako. Pero nilapastangan niya lang ang pagkatao ko. Ginawa niya lang akong paraosan at minaltrato. Hindi pa siya nakontento. Kinulong pa niya ako sa basement at ikinadena na animoy isang mabangis na hayop ng mahigit ding isang buwan. Nawala na ako ng pag-asa na makaalis pa sa madilim na silid na yon. Nang biglang saklolohan ako ng isa sa mga babae niyang ginagawa rin niyang paraosan sa bahay na yon. Habang natutulog si Rex, tinulungan niya ako makatakas at nagkaroon ako ng pagkakataon na tuluyan na makaalis sa malaimpyernong lugar na yon. Napayuko na lamang si Sia at saka tinakip ang dalawang palad sa kanyang muka at humagulhol ng iyak. Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya matanggap ang nangyaring iyon sa kanya. Nabubuhay na siya sa takot at pangamba na muli siyang matutunto ni Rex. Lumapit naman sa kanya ang Ginang at saka inalo at dinamaya ng dalaga dahil sa sakit at hirap na nararamdaman nito. Matalim namang sumagot si Doc Albert. You don't deserve that, Sia. He'll regret what he have done to you. Pagbabayaran niyang ginawa niya sa'yo. Sabi niya. You're safe now. Huwag ka nang matakot. I will protect you. Lumapit ito sa dalaga at saka umangat sa kanya ng tingin si Sia. Thank you. Nanginginig ang boses na tugon ni Sia dahil sa pag-iyak. Niyakap naman siya ng mahigpit ni Doc Albert at pinaramdam sa kanya na hindi na ito nag-iisa at tutulungan niya itong makuha ang ostisyang matagal niya nang gustong makuha. Nang naging maayos ang lahat ay unti-unti nilang binalik muli ang lahat sa dati. Pero ngayon ay wala nang pagpapanggap at pagkukunwari. Albert, tawag ni Sia habang nakatitig sa kanyang refleksyon sa harap ng salamin. Tugon naman ni Doc Albert. Parang gusto kong ipabago ang mukha ko. Just some minor changes. Para kapag humarap ako kay Rex, ibang tao na ako. Wala na yung Sia na takot na takot sa kanya. Wala na yung Sia na mahina. Taas na una akong haharap sa kanya at sisiguraduhin kong siya nang masisindak sa akin ngayon. Kaya Albert, please, gawin mo akong si Faye. Nanlaki naman ang mga mata ni Doc Albert sa sinabi ni Sia. Magkahawig sila ngunit may pagkakaiba pa rin. Kung hindi nga alam ni Doc Albert na solong anak lamang si Faye, ay aakalain niyang magkapatid ang dalawa. Ngunit sa hiling ng babae ay tila natigilan siya. Ayaw man niyang baguhin ang itsura ng dalaga ngunit tila desidido na ang babae. Ang hiling lang naman ni Sia ay ihawig siya ng bahagya kay Faye nang sa ganoon ay ibang mukha na ang haharap kay Rex. Habang nakatitig kasi siya sa salamin ay nahihinaan siya sa itsura niya. Pakiramdam niya ay naabuso na ng malala ang mukhang yon. Maging ang kanyang buong pagkatao kaya gusto niya nang ipabago ito para mapapawi ang dungis na iniwan at inukit doon ni Rex. Wala na rin namang nagawa si Doc Albert kaya sinunod na lamang niya ang gusto ng dalaga.
Hindi man niya nagamit ang kanyang propesyon upang maisalba ang buhay ni Faye, ngayon ay sigurado na siyang magagamit niya na ito upang maisalba naman si Sia sa mapait niyang naging kahapon. Ilang oras din ang itinagal ng operasyon. Ilang buwan din bago tuluyang naghilom ang pamamaga sa mukha ni Sia dala ng naging operasyon at dumating na ang araw na kanilang hinihintay. Marahan ang inalis si Doc Albert ang bandage na nakapalibot at nakatakip sa buong mukha ni Sia. Nang maalis ay ilang sandali ring napatitig si Sia sa kanyang sarili sa harap ng salamin. Maging si Doc Albert ay namangha sa naging resulta ng naging operasyon. "You really look like Faye," saad ni Doc Albert na namamangha. "Do I?" Mahina naman itong tugon. "Yes, but you still have a touch of..." "Sia, na wala kay Faye," muli namang sagot ni Doc Albert. "Binago ko lang ng bahagya ang ilong mo at eyelids, even your eye shape. Mas chinita si Faye kaya binago ko rin yun. Magpaganon pa man, it's still you, Sia." Kahit na mas naging kamukha ngayon ni Sia si Faye ay nananaig pa rin kay Doc Albert ang Sia na nakilala at nakasama niya. "Thank you, Albert." Lumingon si Sia kay Doc Albert at saka buong pusong nagpasalamat dito. "I will do everything para pagbayaran ng Rex na yun ang mga ginawa niya sa'yo. Makukuha mo rin ang hustisyang matagal mo nang inaasam-asam." Katulad ng ipinangako ni Doc Albert kay Sia, pagbabayaran ni Rex ang mga nagawang kahayupan nito sa dalaga at muling ibabalik niyang kalayaan dito at pilit na kukunin ang hustisya. Inayos lahat ni Albert ang mga kailangang ayusin at humingi na rin siya ng tulong sa mga kaibigang nasa mataas na posisyon sa gobyerno at mga ahensya. Nakipagtulungan na rin si Sia sa kanila upang mas mapabilis ang pagdakip kay Rex at mas mapagtibay ang kanilang mga ebidensya. Nabanggit niya noon kay Albert na may tumulong sa kanya at natatandaan niyang kinuhaan muna siya nito ng litrato bilang ebidensya kung sakali mang kailanganin ni Cherise sa korte. Kaya hindi na nagdalawang isip pa si Doc Albert na ipahanap si Cherise upang tumayong testigo sa kaso. Nahirapan naman silang matunto ng babae dahil nagpaiba-iba ito ng pangalan dahil simula nung nakataka si Sia ay siya nang kauna-unahang pinaghinalaan ni Rex. Kaya minarapat niya ng magtago at nagpalipat-lipat ng lugar. At noong natunto niya ng otoridad si Cherise ay kaagad nilang kinuhaan ng testimonya ang babae. Noong una ay ayaw pa nitong makipagtulungan dahil sa takot kay Rex. Ngunit bandang huli ay si Sia nang nakiusap ay pumayag na rin ito dahil babae rin siya. At kung siyang nasa ganong sitwasyon, ay pipilitin rin niyang makamit ang hustisya. Binalak nilang mabuti ang magiging pagdakip kay Rex. Nakipag-ugnayan na si Doc Albert sa mga matataas na otoridad para maisagawa ng matagumpay ang plano nila ngayon. Nakipag-ugnayan na rin sila sa organizers ng party na iyon na dadaluhan ng mga profesional at may matataas na pangalan sa industriya dahil close friend din ni Doc Matt ang isa sa mga sponsors nito. Sa pagkakataon na ito ay sisiguraduhin na nila Albert at Sia na wala nang kawala pa si Rex. Bakas naman sa mukha ni Sia ang matinding kaba. "Are you nervous?" tanong ni Doc Albert na nakatitig sa kanyang mukha. Nasa may entrance na sila ng events hall, pero tila hindi na maigalaw pa ni Sia ang kanyang katawan dahil sa sobrang kaba. "Ah, kinakabahan ako, Albert," pag-amin niya sa lalaki. "Don't be, I'm here. Nasa tabi mo lang ako. At hanggat nandito ako, wala nang sino man pang makakapanakit sa'yo. You're my responsibility now, and it's my pleasure to serve you." Tila naibsa naman ang bahagyang kabang iyon ni Sia at ngumiti na lamang kay Albert bilang pagsang-ayon dito. Nang makapasok na sila sa loob ay bumungod sa kanila ang halo-halong mga mayayaman at politiko. Pusa namang iginala ni Sia ang kanyang paningin na tila may hinahanap. Sigurado siyang nasa paligid lamang si Rex at anumang oras ay makikita niya na itong muli. May mag-asawa namang lumapit sa kanila. "Doc Albert, it's good to see you," bungad ng ginang na isa ring doktor. "Oh, is she?"
Napatingin naman siya kay Sia. Mabilis namang dinugtungan ni Doc Albert ang dapat na sasabihin ng ginang. "She's not Faye. She's Sia, my fiance." Sad ni Doc Albert at napatingin naman ng bahagya sa kanya si Sia. Alam niyang naplano na nila ang lahat ngayon, ngunit tila nakalimutan siyang paalalahanan tungkol dito ni Doc Albert. Sa halip na umalmay, sumang-ayon na lamang siya at ngumiti na lamang sa ginang. "Oh, sorry. Kamukhang kamukha kasi siya ng late wife mo na si Faye. Anyway, congratulations for the both of you, Albert and Sia. See you around," sabi ng ginang. "Thank you, Doc Lynn," sagot naman ni Doc Albert at tuluyan ang tumalikod ang kausap. Na makahanap sila ng magandang pwesto ay sabay na silang umupo. "Lahat sila rito ang tingin sa akin ni si Faye," panimula ni Sia. "'Cause you really look like her." "Hindi naman natin sila masisisi kaya ipapakilala na kita ngayon bilang fiancé ko. Bilang si Sia Cruz at hindi si Faye." Sabi ni Doc Albert sabay lagok sa wine. Kinwestiyon naman ito ni Sia. "At oo nga pala, hindi ko alam ang plano mong yan." Wika niya na nakataas ang kilay na nakatingin sa doktor. "This is for your own good, okay? Sumakay ka na lang." Tugon naman ni Doc Albert. Samantala, sa kabilang lamesa naman sa likuran ni Doc Albert ay nakapwesto si Rex. Lumapit ang isang magandang babae kay Rex na animoy isang modelo. "Rex, you're here. I'm glad to see you. Who's with you?" Tanong ng magandang babae sa kanya. "I'm with Charity," mayabang na sagot naman ni Rex. "Oh, mukhang bago na naman yan ah," wika ng babae na nakatingin sa new prospect ni Rex. "Ano ka ba? Loyal na to ngayon ano? At si Charity na mapapangasawa ko. Diba babe?" Inakbayan niya ang kadate na iyon habang kilig na kilig naman ang babae at walang ideya kung gaanong kahalimaw ang Rex na iyon. "Just like what you told me a year ago." Mabilis naman itong kinontra ng babaeng kausap. "Baliw!" Matipid na sagot ni Rex. "Anyway, I'll see you around. Naghihintay ng asawa kong congressman over there. Enjoy the night." Itinuro ng magandang babae ang asawang congressman na nakamasid sa kanila sa malayo habang bakas naman sa mukha ni Rex ang panghihinayang sa babaeng yon. "Sure, Lanny. You enjoy it too," sagot naman ni Rex. "Samantha, not Lanny. Ay nako, hindi ka pa rin talaga nagbabago. Sige na, maiwan ko na kayo," sabi ng babae at saka tuluyan ang tumalikod sa kanila. Habang naghihintay na mag-umpisa ay iginala na muna ni Rex ang paningin hanggang sa wakas ay nagsalubong na ang mga mata nila ni Sia na kanina pa niyang matalim na pinagmamasdan. "He's here," mahinang sabi ni Sia kay Doc Albert habang nakapako pa rin ang mga tingin sa lalaki. "Rex?" Tugon naman ni Doc Albert. "Yes?" Matipid ito ang sagot sabay lagok ng wine na nakapatitig pa rin kay Rex. Tila nakakita naman si Rex ng multo. Nagbago man bahagya ang mukha ni Sia, ay sigurado siyang ito pa rin ang babaeng nilapastangan niya ilang buwan ang nakakaraan. "Where?" tanong ni Doc Albert. "Behind you. The man with the red coat. Huwag ka nalang magpapahalata," sabi ni Sia at marahan namang ipinihit ni Doc Albert ang kanyang ulo patungo sa direksyon ng mga mata ni Sia. Katulad ng sinabi ng babae, hindi siya nagpahalata. Bahagya lamang itong pinasadahan ng tingin at saka tuluyan ang nilampasan ang kanyang mga mata pabalik kay Sia. "Mukhang namukaan ka niya," wika ni Doc Albert at umayon nito sa plano. "Just stare, Rex. Stare until you fall to your death." Galit na tugon ni Sia. Para mas mapalapit si Rex at muling mahulog sa karisma ni Sia, ay naisip nitong magtungo sa banyo dahil alam niyang susundan siya nito. Nakapwesto na rin ng ilang mga pulis at nakakalat na sa lugar. Isang senyas lang ni Doc Albert ay kikilos na ang mga ito.
Sia! Mariing tawag ni Rex. Napahinto naman si Sia sa paglalakad at napabuntong hininga at saka matapang na humarap kay Rex. Rex? Taas kilay at nakangiti nitong sabi. Parang nakakita ka ng multo. Dugtong niya. Sinasabi ko na nga be. Ikaw nga yan. Saan ka nagtago? Hindi pa kayo bayad sa akin, alalahanin mo. Sa pagkakataong yun na hindi na nakahintay pa si Doc Albert, kaya sumingit na siya sa komprontasyon ng dalawa. Magkano bang pagkakautang ng mga magulang ng fiancé ko? Matapang na tanong ni Doc Albert. Napatingin naman sa kanya si Rex mula ulo hanggang paa at saka ngumisi. At sino naman to? Bago mong prospect? Tanong nito kay Sia. Name it, magkano? Muling tanong ni Doc Albert. Hindi sapat ang yaman mo bilang kabayaran. Buhay ni Sia ang kabayaran sa mga utang na yon. Itinaas ni Rex ang sulok ng kanyang labi at saka ngumising-isip pa kay Doc Albert. Bakit hindi natin dalhin sa court? Kasuhan mo si Sia ng estafa. Tapos kakasuhan ka naman niya ng physical injury, Violence Against Women Act, rape, torture. Ilan lamang yan sa mga pwedeng ikaso sa'yo. Wala siyang kakayahang magbayad pero wala kang karapatan na dungisan ng pagkatao at durugin ang dignidad niya. Galit na sabi ni Doc Albert at saka isinenyas na ang kanyang kamay kaya mabilis na umaksyon ng mga pulis na naroroon. Nagulat naman si Rex at nagtataka sa nangyayari. Ano to? Bakit may mga pulis? Sigaw nito. Sinimula nang ipuwasas sa mga pulis ang kanyang kamay patalikod at saka binasahan na ng warrant. May warrant of arrest po kami, sir. Sumama na lang po kayo ng matiwasay, sabi ng isang pulis. Hindi niyo po ako pwedeng dakpin dahil wala akong ebidensya. Nanlilisik ang mga mata niya na animoy siya ngayon na ay asong nauulol. Sumama ka na lang para malaman mo kung sinong nagdiin sa'yo. Sagot naman ng pulis. At tuluyan ang nadakip ang walang pusong si Rex. Sa pagkakataong yon ay hindi na binitawan ni Doc Albert ang nanginginig at nanlalamig ng mga kamay ni Sia na mahigpit pa rin nakahawak sa kanya. Nang makarating sa kulungan ay doon bumungad kay Rex ang tinutukoy na ebidensya at testigo na si Charisse. Ikaw? Pasigaw nitong sabi. Matapang naman na tumayo si Charisse at lakas na loob na hinarap ang lalaki. Oo, ako nga. Wika ni Charisse. Hayop ka! Nagangalit ang mga panga ni Rex na nakatitig kay Charisse. Hindi na ako pinapatulog ng konsensya ko, Rex. Sana ikaw din. Katapusan na ng kasamaan mo. Wika ng babae. At tuluyan ang ipinasok sa kulungan si Rex. Pagbabayaran mo to. Pakawalan niyo ako. Wala akong kasalanan. Mga bayarang babae ang mga yan at pineperahan lang ako. Huwag kayong maniwala sa mga yan. Sigaw ni Rex. Ngunit wala na makikinig sa kanya ngayon dahil matibay ang ebidensya sa kanya. Wala na siyang lusot dahil ang kapalit nito ay panghabang buhay na pagkakakulong. May mga kuhang litrato at video sa cellphone ni Miss Charisse, kaya wala ka ng lusot. Mabubulok ka dyan, sabi pa ng pulis. Nilakasan na rin nila Sia ang kanyang loob na lumapit ng mas malapit sa galit na pagmumukha ni Rex. Anong pakiramdam? Pagmasdan mo ang apat na sulok ng piita na yan. Ganyang-ganyan ang pinagkulungan mo sa akin, hindi ba? Maraming beses akong sumigaw. Humingi ng saklolot ng makaawa. Pero niminsan hindi mo ako pinakinggan. Niminsan hindi mo ako tinuring na isang tao. Bagkos sa inihalin tulad mo ako sa isang asong ulol. Kung tutuusin, pwede rin kitang kasuhan ng pagnanakaw. Dahil ninakaw mong dangal at puri ko. Inagawan mo ako ng kalayaan at karapatan. Kinuha mo ang lahat sa akin. Rex, wala kang tinira ni Katiting sa sarili ko.
sana pinatay mo na lang ako. Dahil kahit makita na kita dyan sa loob, gabi-gabi pa rin akong binabangungot ng mga kababuyan mo. Hindi pa sapat yan para sa pasakit na ipinaranas mo sa akin. Hindi pa sapat yan para sa mga kawalanghiang nagawa mo sa mga magulang ko. Kung may mas masahol pa ngayon sa aso, walang iba kundi ikaw yan. Sisiguraduhin kong mabubulok ka riyan. Pigil na pigil ni Siya ang kanyang mga luha at nanggagalit na rin ang kanyang mga ngipin habang binibigas ng madiin ang mga salitang yon na matagal niya nang gustong sabihin. Ngunit talagang tuso si Rex at walang pakialam. Ngumisi lang siya at sinalubong ang mga tinging iyon ni Siya. Yun na yun? Yun na yun ha, Siya? Pagkatapos sa mga ginawa ko sa'yo ng mga kahayupan, ganun lang ang speech mo? Wow! Sa tingin mo natakot ako? Ikaw pa rin palang mahina na Siya at duwag na nakilala ko. Hindi na mababago yun. Wala ka pa rin kwenta sa paningin ko kahit magbago ka pa ng anyo. Kahit magtago ka pa sa anino ng doktor na yan. Hindi mo pa rin mababago ang katotohanan na walang-wala ka na. Inubos na kita, Siya. Ang sinasabi mong dangal at puri, lahat ng yon inubos ko na. Basag ka na. Kaya wala ka nang maibibigay pa dyan sa bago mong inuuto. Sabi nito na namumula ng mga mata sa galit na tila gustong-gusto na siyang saktan muli si Siya. Umawat naman kaagad si Doc Albert at tinawag na si Siya. Let's go, Siya. Forget him. Wika niya pa. The game is yet to end, Siya. Sabay tayong babagsak sa impyerno. Tandaan mo yan. Pahabol ni Rex sa dalaga at mabilis naman itong sinagot ni Siya. Go to hell alone. Nasimula na ang hearing at sa huli ay sila pa rin ang nagwagi. Nanalo sila sa kaso at ang naging kaparusahan kay Rex ay panghabang buhay na pagkakakulong. Kailangan din niya na magbayad ng karampatang danyo sa dalaga sa lahat ng nagawa niya rito ang kasamaan. Ngayon ay nakuha na ni Siyang Hustisya na matagal niya nang gustong makamit para sa kanyang sarili at para na rin sa mga yumaon niyang magulang sa tulong ni Doc Albert. Ngayon ay nakatayo sila sa malawak na terrace ng mansyon ni Albert at nagmumuni-muni at inaalala ang mga bagay na kanilang nalampasan ng magkasama. Anong iniisip mo? Lumapit si Doc Albert kay Siya na nakamasid sa buong lugar na tila may malalim na iniisip. Wala lang. Inaalala ko lang ang mga pinagdaanan ko sa kamay niya. Tapos sa pagtagumpayan ko na ngayon. I deserve peace and freedom, right, Albert? Deserve ko naman yun, diba? Muli ay bumuhos sa mga luha ng dalaga. Of course. At kung may karapat dapat na magdusa ngayon, si Rex yun. At hindi ikaw. Kaya huwag ka nang umiyak. Tapos ang mga paghihirap mo, hindi ka na niya mahahawakan pa o masasaktan man lang. Hanggat nandito ako sa tabi mo, walang sino man na makakapanakit sa'yo. Yun ay kung papahintulutan mo ako. Marami na rin silang pinagdaanan at nalampasan na magkasama. Palagay na rin naman ang loob nila sa isa't isa. Sa katunayan ay mas pinahal ni Doc Albert si Siya ngayon dahil sa katapangan at lakas ng loob nito noong nasa poder pa siya ni Rex. Kaya mas lumaki ang respeto niya sa dalaga. Siya, ayokong isipin mo na kaya ako mabuti sa'yo dahil kahawig mo ang asawa ko. May mga katangian ka na wala sa kanya. At yung mga katangian na yon, ang nagustuhan ko sa'yo. Sobrang minahal ko si Faye. Mahal na mahal. Sa kanya umikot ang buong mundo ko. Pero sa tingin ko ay tama nga sila. Nakalimutan ko na siya at muling buksan ang puso para sa iba. And I think I love you. I love you because you are Siya and not Faye. Please give me a chance to prove my love for you. Sabi mo, niligtas kita. But the truth is, you were the one who saved me
You saved my life in all aspects, Sia. Kaya ako ang dapat na magpasalamat sa'yo. Pagpapatuloy pa ni Doc Albert at tuluyan ang naghayag ng kanyang damdamin para sa dalaga. You know what, Albert? Simula nang maranasan kong madilim na pahinang yon ng buhay ko sa piling ni Rex, buong akala ko ay hindi ko na magagawang magmahal pa. Akala ko hanggang doon na lang ako. Akala ko wala nang tatanggap sa akin sa kabila ng mga nangyaring yan. Tama si Rex. Sirang-sira na ako, Albert. At hindi ko alam kung paano pa maaayos to. And then you found me. You found me in my darkest. You made my heart beat again. You made me believe again that there's still a happy ending. I love you, Albert. At ang pinakita mo sa aking kabutihan ay sapat na para paniwalaan ka. I'm not fae. At alam kong hindi matutumbasan yung pagmamahal mo sa kanya. But I will do my very best para malampasan kong pagmamahal niya sa'yo. Before, I don't know what happiness means. But now, I am totally sure that my happiness is you. I love you, Doc Albert. I love you. Makabagbag damdamin namang saad ni Sia. You are my world, Sia. I love you so much. Sagot naman ni Doc Albert at niyakap na nila ng mahigpit ang isa't isa. Bago pa man bumalik ang alaala ni Sia, ay nag-hire na ng private investigator si Doc Albert para alamin kung may connection ba talaga si Faye at si Sia. At ngayon ay nalaman niyang si Sia at Faye pala ay talagang magkapatid. Pinaghiwalay lang sila ng tadhana dahil sa isang trahedyang nangyari sa kanilang pamilya. Ngayon na tuluyan nang nawala sa landas ni Sia si Rex, ay buong loob niya nang tinanggap ang alok ni Doc Albert na kasal at tuluyan niya nang binago ang sarili at nagsimula ng panibago kasama si Doc Albert na asawa niya na ngayon. Hindi basehan ang nakaraan ng isang tao, masama man ito o mabuti, para mawalan ito muli ng pag-asang makamit ang tunay na kaligayahan. Natagpuan ni Sia at Doc Albert ang sariling hindi dahil sa aksidente lamang ito, kundi ito ang paraan ng tadhana na pagtagpuin kung sino talagang nakatadhana para sa isa't isa. Dalhin man tayo ng ating mga paa sa mga lugar na akala natin ay safe place sa natin, ngunit bandang huli ay tadhana pa rin ang masusunod at magwawagi. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!